Hello Taurus, I hope you're doing well, and this is your weekly messages for March 19 to 25, and this is for all Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano mag-resonate sa inyong sitwasyon. Panoorin din po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. So this is a reminder for you, straightforward na reminder, be disciplined sa bahay ninyo at sa iyong community. We also have the energy of the Raven, prepare for change. Ayan, Taurus, maraming pagbabago sigurong maaaring dumating sa buhay ninyo ngayon. And if this message resonates with you, I feel na alam ninyo yan kung ano. Kasi pakiramdam ko dito, galing sa puso ninyo yung gusto ninyong pagbabagong mangyari sa kung ano mang area ng buhay ninyo ito. So I really feel na alam ninyo na maaaring ginagawa na ninyo, sinimula na ninyong gawin ang mga pagbabagong ito sa buhay ninyo. Maaaring inuunti-unti nyo na, no? Ang pagbabagong ito. Kasi parang gusto ninyo na magkaroon ng bagong bihis, no? Ang kung ano mang area ng buhay ninyo to, maaaring feeling ninyo enough is enough na, no? It's been a while na parang lagi at lagi na lang ganon. So you are thirsty for change, kumbaga. Yun ang aking napipick up for some of you. We also have the energy of the Rat. Be true to yourself and the universe will reward you. Ayan. Maging totoo ka. Kaya siguro may mga pagbabago. Maaring isa ito sa pagbabagong gagawin mo para sa buhay mo, na now you're going to be more honest sa sarili mo. You're going to be transparent din sa iba. Parang gusto mo na maging authentic ka sa lahat. Maaring isa yan sa mga pagbabagong gagawin mo para sa buhay mo. Kasi maaring, alam mo yun, for a while, maaring nagtatago ka sa shadow and hindi mo mailabas kung ano ka, kung sino ka, maaring ganun. Kaya ngayon, you're going to be true to yourself, you're going to be home, no? Kumbaga, gusto mo na maging feel at home, maging comfortable ka sa sarili mo, no? Maging comfortable ka with your own skin, yung mga ganun. Kaya, I feel na isa ito sa malaking pagbabagong gagawin ninyo, no? So, good luck to that, Taurus. The next message ninyo is Nine of Swords. Maaring ito, no? Yung pagiging hindi ninyo authentic sa sarili ninyo sa ibang tao, maaring isa yan sa inyong mga pinoproblema. Maaring yan ang isa sa bumabagabag sa inyong kalooban for the longest time. Kaya I feel that you're going to create change sa buhay ninyo in that area. Kasi parang gusto na ninyong maging mabuhay kayo ng malaya, no? Ma-enjoy ninyo ang buhay, parang ganon. Kaya magbabago na kayo. Talagang you're going to embrace yourself, you're going to embrace the real you, kumbaga. So we also have Ace of Pentacles, new beginnings. So may mga pagbabago talaga, there is change. So ito na, pag may pagbabago, may tatanggalin, may babaguhin, may aalisin, may bagong sisibol, diba? And this is it. This is an ace. This is new beginning. This is fresh start. So maaari talaga may mga pagbabagong ganap, no? Para sa iba sa inyo dito, Taurus. And this could be in your finances then, no? Finances department naman ito ng buhay ninyo. Maaari nga ang iba sa inyo dito makareceive ng mga financial opportunities, no? May mga pagbabagong ganap sa buhay ninyo in terms of your kaperahan. Maaaring may mga financial setbacks din kayo, Taurus, na nararanasan recently. And now, you know, maaaring ito na yung magbubukas ng pinto para sa pagbabago in terms of your status sa kaperahan. So, maaaring this is it, no? Yung mga financial breakthrough ay maaaring pumasok sa buhay ninyo around this time, bagong trabaho, source of income, negosyo, maaaring mga ganun, money making projects, maaaring may mga ganun ganap ang papasok sa inyo.
maari ding win ito, panalo, no? Maaring panalo din ito because this is also a windfall, Taurus. So, maaring may ganong ganap din ang iba sa inyo dito, no? At yung pagbabagong ito, yung bagong simulain ito in terms of your finances, I feel ito yung pagsisimula ninyo ng financial abundance, no? I feel na from here on, you're going to experience the financial freedom na. And continuous flow na, kung ano man opportunity na ito na maaaring pumasok sa buhay ninyo, I feel that that is going to be the start ng continuous flow ng inyong kaperahan. Maari din ang iba sa inyo dito, Taurus, na ang inyong pinoproblema dito is about kaperahan. So, huwag ka nang mag-alala, Taurus. Tanggalin mo na yan lahat ng negative thoughts, negative feelings na nararamdaman ninyo, yung stress na yan. Ako, replace that with positive outlook, with positive mindset because meron ng breakthrough. May financial breakthrough na napapasok sa buhay ninyo. Kaya para ma-receive ninyo, pumasok sa buhay ninyo yung mga blessings na to, financial blessings na to, kailangan mo nang tanggalin ang negativity dito. Kailangan mo tanggalin. It's because kung may mga negative thoughts and emotions ka pa rin, ako, that is going to serve as blockage, no? Para sa pagpasok ng mga financial blessings or kung ano-ano pang mga biyaya na dapat dumating sa inyo. Kaya, might as well, Taurus, positive mindset lang kayo, no? Tanggalin ang lahat ng negative energy sa inyong katawan para ma-welcome ninyo ang mga blessings, okay? We also have the Knight of Swords. Ayan. So, ang napipick up ko dito right off the bat is may clarity na parating sa buhay ninyo. Maaring yung clarity na yan, yan ang tutulak sa inyo para umalis na sa energy na to, para matanggal na sa sarili ninyo ang mga negativity at stress na yan. So, maaring ganun ang ganap ng iba. And there's also an advice for you sa'yo dito ni Knight of Swords na kung ano man ang balak ninyong gawin sa buhay ninyo, huwag kayong magpadalos-dalos, okay? Huwag kayong magpadalos-dalos, pagplanuhan ng konti kahit papano para makasiguro kayo na magiging positive ang outcome, magiging maganda ang journey ninyo at magtagumpay kayo sa kung ano man ang binabalak ninyo. Because from here on then, Taurus, no, kung ano man yung mga binabalak ninyong gawin, ano man yung mga pinaplano ninyo sa buhay, once na sinimulan nyo na yan, ako, ang bilis ng mga ganap. Ang bilis ng mga ganap because this is a fast moving energy. So ibig sabihin yan, naku, mabilisan ng lahat, transactions, negotiations, usapan, kahit ano, ang galawan mabilis. Kaya mas magandang napaghandaan na ninyo kung ano yung mga kailangan ninyong gawin, di ba? So good luck to that, Taurus, and that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.